Biglang napatigil ang ambulansyang ito sa kahabaan ng EDSA Cubao kaninang tanghali. Tinutukan daw sila ng baril na nakagitgitang kotse. Agad hinarang ng mga pulis na nagmamando sa traffic ang isang asul na Toyota Corolla nung una ayaw pang bumaba ng driver nito. Pero napilitan din ng kalampagin ng mga pulis. Nakilala ang driver na si SPO3 Ricardo Somera ng CIDG Region 3. Kwento ng driver ng ambulansya, nagkagitgitan sila ng pulis habang binabaybay ang EDSA. At nang masingitan ito, bumaba si Somera at tinutukan sila ng baril. Yung side mirror niya na yan, ginanong ko ng konti dahil sa side na sa kuwan sa ambulansya Anong sabi niya sa galit ka agad, nangatong pala sa loob. Tapos lumabas. Sabi naman ni Somera na inis siya ng kalampagin ng driver ng ambulansya ang kanyang sasakyan. Hindi ko siya pupunta ka, kaya pumunta na ako. Nakita lang, kasi kinalampag niya po yung sasakyan ko. Mabilis na nakaresponde mga pulis dahil malapit lang ito sa isa sa mga choke point na simula ngayong araw ay minandohan na ng PNP Highway Patrol Group. Kaninang umaga, personal na pinangunahan ni PNP Chief Ricardo Marquez ang send-off para sa mga pulis, sabay bilin sa mga tropa na manatiling disiplinado sa lahat ng oras. Pakiusap naman ng Highway Patrol sa motorista. Ang instruction po na sa kanila, vaksinay niya sa mo at sumunod, huwag mo nang hulihin, huwag mo nang tiketan. Pero pag vaksinay niya sa mo at matigas ang ulo, that's the time na titiketan mo. May ilang mga motorista na rin ang nasampulan ng HPG kanina. Isang linggo ang binigay ni Pangulong Aquino sa HPG para mapagaan ang daloy ng trapiko sa EDSA. Ayon sa Malacanang, naging maayos naman ang unang araw ng pagmamando ng HPG sa traffic. Pinansin ng marami ang magandang daloy ng traffic sa Balintawak, bunsod ng isinagawang clearing operation. Ayon sa HPG, ngayon pa lang may nakita na silang mga bagay na pwedeng baguhin sa EDSA. Kabilang narito ang pagtatanggal ng ilang barikada, pagsasaayos ng ilang intersection at paglalagay ng karagdagang tauhan sa lansangan. Rafi Santos, ABS-CBN News.